Induction. Array. So, kumukulo na siya. Lalagay na natin yung sibuyas at kamatis. Okay, dandahan lang tayo guys kasi kumukulo, baka tumalsik. Dandahan natin lagay at masakit parang matalsikan. So, gumamit ako dito ng tatlong kamatis at dalawang sibuyas na buo. Hinati ko lang sila. Ayan. Okay. Mapapakulo na natin sila mga ilang minuto lang. Okay. So ito guys, siyempre babalawan natin yung baboy muna bago natin lutuin para luminis siya. So, yan, kumukulo na. Pwede na natin ibubog yung baboy. Kaso, dandaan tayo. Usually. Dito pala sa baboy, pwede nyo ulitan yung slices. Medyo malaki yun. Pero kasi ang ano dyan, mag-delete siya eh, mamaya eh. So, pwede rin kayo gumamit pala dito ng ano, ng buto-buto para mas malasa siya. Okay, lalagay ko lang to. Lahat. Dandaan tayo. Mayroon matalsukan. Ayan. So, hindi natin siya totally papalambutin kasi in a while lalagyan ko na yung gabi. Papalambutin ko natin siya. Okay. Ayan. Kumukulo na siya. Medyo halfway na ilambot ng baboy kasi nakadutang na. Yung malaking ko pala kanina yung sinabi ko, medyo magulo ko ngayon eh. Baka kasi ako makain eh. So, ang ibig ko sabihin, ano, kanina, papalambutin muna natin halfway yung baboy. Okay, tapos, saka natin ilalagay yung gabi kasi mahirap siya palambutin eh. Okay, lalagay ko na ngayon yung gabi. Yan, dandaan ulit, mga brother. Medyo marami yung gabi ko kasi gusto ko yung malambot na gabi habang kumakain ng sinigang. Ayan. Lagay muna natin sila. Ngayon, hintayin natin lumambot yung gabi. Tapos, patapos so, mamaya, super lambot na yung baboy. Ayan, kumukulo na siya at medyo malambot na yung baboy. Lalagyan ko siya ngayon ng ano, kalahati lang ng 4 cubes. Tapos mamaya, papagawa ko muna siya ng alamin ko lang. Tapos susunod ko yung sekreto ng sinigang. So ito ang sekreto. Sinigang. Hindi siya magiging sinigang kung hindi siya maasim. So, lalagyan natin sinigang. Sinigang na gabi. Na may gabi. Okay. Dabig-dabig na nga yung sinigang. Kita nyo na yung dakot yung sabaw ng ano. Sinigang. Kalahati ko na siya ilalagay kasi medyo malaki yung nabili ko eh. Yung kalahati, dapat ang binili nyo yung mas maliit pa rito. Okay? Pakuluan mo na natin siya mga ilang minuto ulit. Ayan, so malapot na yung sabaw mo. Pwede na natin siya. Lalagyan natin siya ngayon na pamintang dulo. Ay, depende sa inyo. According sa taste nyo kung gano'ng marami. So,
suggest na konti lang ilagay nyo. Tapos, i-adjust nyo na lang. Kumpara naman kasi napasobra ka, hindi na pwede wala nang, hindi na pwede tama rin. Ayan, nalagyan na natin. So after nito, sa mga hindi nag-gym, pwede nyo lagyan ng patis. Kaso ako hindi ko muna sila lagyan. Pag naluto na, kanya-kanya kami timpla. Okay? Tapos, pwede na siya lagyan ng gulay. Siyempre, unahin natin ito. Lagyan natin itong sili. Tapos, itong sitaw. Tapos, may nakamulutan pa. Kalibutan ako sa bait pala sa inyo. Nilagyan ko siya ng tinidor. Sa gitna. Kasi, pag sabi ng lola ko, nakakatulong daw yun eh sa pagpapalambot ng baboy. So hanapin mo natin tinidor, nasan siya? Ayun guys, oh tinidor, nito nyo kasi yung ano ba yan, oh yan guys, oh yung tinidor, nakadagdag lambot daw, papalambot lang, papabilis lang. Okay. Ayan, pakuluan na siya ng mga ilang minuto, yung sitaw at saka yung sili. Tara na, tayo na.